Magkapatid sa Caoayan, Ilocos Sur, namulot ng mga patapong krayola at notebook para may magamit sa pasukan. Atin silang kilalanin sa report. Masaya ang pakiramdam ng bawat mag-aaral tuwing may mga bagong gamit sa eskwelahan. Pero ang magkapatid na sina Abigail, 11 years old, at Shane, 9 years old, ng Barangay Forte, Caoayan, Ilocos Sur, kontento na raw sa mga naipong gamit na itinapon ng iba. Grade 6 na si Abigail sa susunod na pasukan, at grade 4 naman si Shane. Pero wala pang gamit dahil sapat lang ang kinikita ng kanilang ina sa paglalaba at paglilinis. Kung minsan nang hihingi pa raw sila ng ulam. Kaya sa halip na bumili ng bagong notebook, kinolekta ng mag-iina ang patapon ng notebook ng mga nagtapos na sa kanilang pag-aaral. Kasi marami pa, sayang. Kung itatapon, tapos susunugin lang nila. I-recycle ko to. Ultimo ang mga krayolang putol-putol na, inipon ng magkapatid. Para wala nang bilhin si mama. Kaya namulot ako ng crayons. Pinulot nila kasi sayang, sabi nila, sayang mamang mabuo pa. So, nang hinayang sila kasi wala, alam nila na wala akong pang ano, suporta na gano'n para makatulong din ng, lalo na ngayon na pandemic, eh, financial talagang problema. Single parent si Yoli. Nakatira sila sa barong-barong na ito na siya mismo ang nagpatayo mula sa mga nahinging kahoy ng kapitbahay. Kamakailan nga daw, bumagsak ang kanilang bubong sa kalagitnaan ng malakas na ulan habang sila'y mahimbing na natutulog. Hindi man kumpleto ang kanilang gamit, tila nakontento na rin ang magkapatid at nauunawaan ang kanilang sitwasyon. Gusto mo ba bumili ng bago? Hindi naman. Bakit? Meron naman. Hindi mahalaga ang bago. Ang mahalaga, mayroong pagsusulatan. Tulad ng kanilang krayola, hindi man bago, nananatiling makulay at puno ng pag-asa ang mag-iina hanggat sila'y magkakasama. Ang payo ko lang sa inyo, ang kahirapan hindi padlang. Edukasyon lang ipapamana ko sa inyo, mag-aral kayo ng mabuti. Pangako ko mama kapag tapos ako sa pag-aaral. Para makagawa tayo ng konkretong bahay. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, Balitang Amianan.